Kaibigan ko pong dyan, gusto ko po sana na i-confirm din po sa inyo kung totoo po ba na yung pong nakita po na mga buto po, no, na sinasabi po ay kay Miss Jobeline Galieno daw po ito, at hindi pa naman daw po lumalabas yung DNA test nito. Salamat po, kaibigan ko pong dyan. Mga tol, magandang araw po. Kung mapapansin nyo po, dito na po tayo sa karsada nag-intro at papunta po tayo kay kaibigan dyan. At wala po tayo mga tol na dala ngayon. Sabi po kasi ni kaibigan dyan ay wag na daw po tayong magdala ng kahit ano. Dahil susunduin po natin si kaibigan dyan po. Dahil pupunta po kami ng Bicol, may sinasaniban po doon na lagi pong sinasaniban na gagamutin po namin, no? Tutulungan po namin. At ito po ay viewers request po, no, sa Bicol. At papunta po tayo ngayon kay kaibigan dyan mga tol. At tatanungin din po natin yung update po kay missing Ma'am Jobeline Galieno. Dahil nung nagpunta po tayo dito noon ay talaga pong medyo matagal na. At nung abente pa po yun, no, birthday po ni kaibigan dyan nung abente. At bawat oras po ay napakahalaga po nito. Kasi bawat oras meron pong pwedeng mangyari. Kaya po tatanungin po natin si kaibigan dyan kung ano po yung mga masasabi niya po na mga pagbabago. At yun nga po mga tol, kasi may nabalitaan din po tayo na meron daw po nakalansay na natagpuan na sinasabi po na si Ma'am Jobeline Galieno yon, no. Pero hindi pa po lumalabas ang DNA test nito. Kaya tatanungin po natin si kaibigan dyan kung ano po ang pwede niya po na maibahagi sa atin, no, na opinion. At si kaibigan dyan naman po ay lagi ko pong sinasabi sa inyo na gabay lamang po sa atin ito. At ayaw po niya na manguna po sa lahat ng nangyayaring ito. At pinapaubaya po ni kaibigan dyan sa atin mahal na Panginoon. Dahil alam nyo naman po na si kaibigan dyan ay sa Diyos din po ay nananalig. At sa Diyos din po siya humihiling. Hindi po siya pwedeng manguna sa Panginoon natin. Dahil po ang Panginoon natin ang pinaka mas marunong po sa lahat mga tol, no. Ayan, tara na po, andito na po tayo mga tol. Ayos ko lang po yung camera. Ayan po mga tol, no, sinetup lang po natin yung camera. Kaibigan ko pong dyan, Marie, Jennifer, kumusta na po kayo? Ah, okay po, kaibigan, salamat po. Pwede na po ba kung po, kaibigan dyan? O daw po, mga tol, no. Sige po, kaibigan, salamat po. At naparito po ako, kaibigan dyan, para sunduin ka po. At sabi mo po, sasama ka po sa pagpunta natin mamayang madaling araw sa Bicol po, no? Sa gagamutin po natin na bata po na lagi pong sinasaniban. Salamat po, kaibigan ko pong dyan, no? Ayan po mga tol, sasama daw po si kaibigan dyan sa atin, no? Sa pagpunta ko po ng Bicol bukas po, no? Kaibigan ko pong dyan, sabi mo po ay wag na po ako magdala ng kahit ano, kaya po sinunod po kita, no? At wala po akong dala, kaibigan, na pasalubong po. Salamat po, kaibigan ko pong dyan. Ayun po mga tol, okay lang daw po yun na wala po akong dala. Kasi daw po ay mayroon pa daw po na mga natira nung mga nakaraan araw na pumunta po ako dito. At andun na daw po sa kanila yung mga natira, sabi po ni kaibigan natin na dyan. Ayun po mga tol, tatanungin po natin si kaibigan ko pong dyan. Kaibigan pong dyan, naalala nyo po ba nung birthday nyo po nung 20 ay tinanong ko po kayo tungkol po kay missing Ma'am Jobeline Galieno, no? Kung buhay pa po ba siya o patay na? At nasagot mo naman po ang katanungan ko na yon. Pero bawat oras po na lumipas mula noon ay napakahalaga at marami na pong mga nangyari. Kaibigan, ito pa po ang isang nangyari. Meron pong nabalita na meron pong natagpuan na kalansay at may kasama po itong buhok at mga identity. At ito daw po ay kalansay daw po ni Miss Jobeline Galieno, kaibigan. Ngayon po kaibigan, gusto ko po sanang malaman kung ito po ba ay totoo na patay na po si Miss Jobeline Galieno. Salamat po kaibigan ko pong dyan.
Pasensya na po kayo mga tol, no? Marami pong nagdadaan na nasasakyan at napakalakas po ng hangin. Kaya po ganyan yung sounds natin. Mga tol, ang sabi po ni kaibigan dyan, no? Ito daw po ay uri ng karahasan na mahirap daw po pag-usapan dahil hindi daw po natin alam kung sino ang mga sangkot dito sa likod ng krimen na ito. Pero ang sabi po ni kaibigan dyan, sa una daw po ay mapapagtakpan daw po ng kasinungalingan ang katotohanan, pero sa bandang huli daw po ay mananaig daw po ang totoo at makukuha daw po ang dapat at nararapat po na hustisya kay Jovelyn Galieno. Yun po ang sabi ng ating pong kaibigan na si kaibigan dyan. Ayan po, sana po nalinawan po kayo, no, sa mga sinabi ni kaibigan dyan, mga tol. Ayan. Ah, kaibigan ko pong dyan, gusto ko po sana na i-confirm din po sa inyo kung totoo po ba na yung pong nakita po na mga buto po, no, na sinasabi po ay kay Miss Jovelyn Galieno daw po ito at hindi pa naman daw po lumalabas yung DNA test nito. Salamat po kaibigan ko pong dyan. Ayan po mga tol, no, ang sabi po ng ating pong kaibigan na si kaibigan po na dyan. Sinabi niya na po sa akin ito, pero wag ko na daw pong sabihin po sa mga manunood ang sinabi niya. Yun po ang sabi niya. Dahil lalabas daw po ang katotohanan at kailanman daw po ay hindi daw mapapagtakpan ng kasinungalingan at malaking kamalian ang totoo. Yun po ang sabi niya mga tol. Ayan. Maraming maraming salamat po, no, mga tol. Kaibigan ko pong dyan, maraming maraming salamat po sa iyo pong pagsagot, no. At ngayon po ay nalinawan na po ako ng todo sa sinabi mo po, no. At kaibigan, tulungan mo po kami na ipag-pray po si Ma'am Jovelyn para po sa kanyang kaligtasan. Salamat po kaibigan ko pong dyan. Ayan po, no. Tutulong daw po si kaibigan dyan para ipag-pray si Ma'am Jovelyn sa kanyang kaligtasan. At sana po ay pag-pray po natin lahat, no, na patuloy pa rin po siya na maging ligtas, no, sa kabila po ng lahat ng ating nabalitaan na ito. Maraming maraming salamat po kaibigan dyan, no. Okay po, kaibigan ko pong dyan. Ang sabi po ng ating pong kaibigan na dyan, no, Panginoon daw po ang mas marunong sa lahat at siya lamang daw po ay gabay lamang para daw po malinawan daw po ang lahat po ng nanonood, no. Meron daw po siya na mga nalalaman sa pangyayaring ito, pero ayaw daw po niyang pangunahan ang ating Panginoon. Yun po ang sabi niya. Dahil ang Diyos daw po natin ay mas marunong po sa lahat. Yun po ang sabi ni kaibigan pong dyan, no. Ayan mga tol, sana po nalinawan po kayo na si kaibigan dyan po ay gabay lamang. At alam naman po natin si kaibigan dyan, no, na kaibigan natin ay lahat po ng sinasabi niya ay nagkakatotoo at napakaswerte po niya, no. Sa buhay po, maging sa lucky number po, nagkakatotoo po ang mga sinasabi niya, no, na binibigay niya. Ayan, maraming maraming salamat po. Salamat po kaibigan ko pong dyan. Salamat po. Ang sabi po ni kaibigan dyan ay wag na daw po tayong mag-alala at lalabas din daw po at lalabas daw po ang katotohanan. Yung po ang sabi po ni kaibigan natin dyan, no. Okay po kaibigan dyan, no. At maraming maraming salamat po kaibigan dyan, no. Dahil po sa mga sinabi mo po sa akin na mga impormasyon, no. At dahil alam ko naman po na alam mo din po ang lahat ng katotohanan. Salamat po kaibigan dyan sa oras po, no. At ngayon po kaibigan dyan ay susunduin na po kita para po makapunta po tayo ng madaling araw po sa atin pong misyon.
Salamat po kaibigan dyan sa binigay mo po sa akin na pagkakataon na makasama po kita sa aking pong misyon, no? At ito po ay malaking karangalan po sa akin dahil ito po ay misyon po na pangalawa po na binigay po sa akin ng ating pong kaibigan na ermitanyo, no, ang pumunta po sa lugar po na ito na pupuntahan po natin. At meron din pong request ang viewers po na gagamutin tayo dito. Sana po matulungan niyo po ako, kaibigan ko pong dyan, sa aking mga misyon po na ito. Salamat po, kaibigan ko pong dyan. Okay po, kaibigan ko pong dyan. Ayan po mga tol, no, sabi po ni kaibigan dyan ay sasama na daw po siya at pupunta na daw po kami. At para daw po makapag-ayos din daw po ako, sabi niya. At ngayon po, sasama ko po si kaibigan dyan sa bahay po, no, para po makapag-ayos din po ako ng gamit sa pagpunta po namin ng Bicol, no, mamayang madaling araw. Ayan po mga tol, sa umabot na po sa dulo ng video ito, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta sa atin, no, sa lahat po ng solid viewers natin. Maraming salamat po, dahil kung hindi po dahil sa inyo, wala po si Beams Ghost TV, no. At please po, no, pray for Jovelyn, no. At umasa po tayong lahat at maniwala po tayong lahat, no, na magiging ligtas po siya. Yun lang po, maraming salamat po, Beams Ghost TV. Sana po wag niyo pong kalimutan bigyan ng like ang video ito mga tol. Peace.